Ito ang State of the Nation with Jessica Soho. Magandang gabi, oras na para malaman nyo ang State of the Nation. Lagpas 1 million na po ang namatay sa COVID-19 sa buong mundo. Base yan sa tala ng international news agency na Agence France-Presse. Pero sa datos ng Johns Hopkins University, 997,966 pa lang ang namatay. Mahigit 33 million na ang nagpositibo sa virus. Amerika, Brazil at India ang may pinakamaraming kaso at bilang ng mga namatay. Number 28 ang Pilipinas. Ngayong araw, 3,073 ang mga bagong nagpositibo sa bansa, kaya 307,288 na ang lahat ng mga kaso rito. 49,242 naman ang active cases. Nadagdagan ng 163 ang mga gumaling, kaya 252,665 na ang lahat ng recoveries. Tumaas ng 37 ang bilang ng mga nasawi, kaya 5,381 na ang lahat ng mga namatay sa bansa. 72 health workers ng isang ospital sa Tawi-Tawi ang nagka-COVID-19. Kabilang dyan ang 8 doktor ng Dato Halun Sakilan Memorial Hospital. Dahil dyan, hindi muna tatanggap ng mga bagong pasyente ang ospital. Pansamantalang sa mga certified lying-in clinic o sa rural health units muna ang panganganak. Kukuha rin ang mga health workers sa ibang ospital at rural health units bilang pansamantalang kapalit ng mga nagkasakit na tauhan sa ospital. Sa Davao City naman, patuloy na minomonitor ang 40 na pasaherong sakay ng isang flight mula Metro Manila na nagpositibo rin sa COVID-19. Sabi ni Mayor Sara Duterte, posibleng asymptomatic ang mga pasahero dahil dumaan sila sa screening test bago sumakay ng eroplano. Isinailalim sila sa swab test pagdating sa Davao at doon na kumpirmang positibo sila sa virus. Pagbubukas ng ekonomiya ang nakikitang solusyon ng Malacañang para mapababa ang bilang ng mga nagugutom sa bansa. Batay kasi sa survey ng SWS o ng Social Weather Stations, 7.6 million na pamilya ang nakaranas ng gutom ngayong third quarter ng taon. May report si Sandra Aguinaldo. Siya si Sally Silo, single mother, tindera ng sampagita at bottled water sa labas ng Quiapo Church sa Maynila. Masaya raw siyang nakabalik na sa pagtitinda nang lalagay sa ilalim ng General Community Quarantine ang Metro Manila. Pero naluluha pa rin kapag naaalal ang hirap na sinapit sa mga nagdaang buwan na halos wala siyang kita para buhayin ang kanyang dalawang anak. Lalo na yung maliit ko, humingi ng gatas kasi dumididi pa siya. Bukas bibigyan kita ng gatas, gagawa tayo ng paraan para makakain tayo. Natulog sila pero umiiyak po ako kasi hindi ko, ngayon lang nangyari sa tanang buhay ko yung magutuman sila. Ngayong buwan na ito lang, nabisita pa namin ang pamilya. May kanin nga sila sa tanghalian pero sinabawan lang ito ng kape. Chichiria naman ang ulam ng bunsong 5 taong gulang. Mas mabuti na raw ito kesa noong Abril na 2 araw silang gutom. Hindi nag-iisa ang pamilya ni Sally. Sa National Mobile Phone Survey ng Social Weather Stations o SWS, may 7.6 million household na nakaranas ng gutom dahil walang makain nitong nagdaang 3 buwan. Ito na raw ang pinakamataas na hunger incidence sa record ng SWS, 7.6 million households mula July hanggang September. 5.5 million families dito ay nakaranas ng moderate hunger o nagutom ng isa hanggang ilang beses. May 2.2 million families naman na nakaranas ng madalas o palagi ang kagutuman sa nasabing panahon. Mas mataas ang resulta ng survey ngayon kesa noong July kung saan 5.2 million Filipino families ang nakaranas ng kagutuman at noong Marso kung saan 4.2 million Filipino families ang nakaranas ng involuntary hunger.
1,249 adult Filipinos ang sinurvey mula sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa SWS, tumaas ang kagutuman sa mga lugar na ito. Para masukat ang socio-economic status ng mga ito, pinagbatayan ang kanilang narating sa pag-aaral. Pinakamataas ang overall hunger sa mga household na hindi nakatapos ng elementarya. Kasunod ang household na nakatapos ng elementarya at junior high school. Pinakamababa ang hunger sa mga respondent na college graduate. Kaya ang Department of Education ipagpapatuloy raw ang kanilang feeding program sa kindergarten at elementarya. Pero imbis na sa eskwelahan, plano nilang magbahay-bahay katuwang ng kanilang partner organizations. Alam naman daw ng Malacanang ang hirap na maraming Pilipino kaya sinisikap ang tuluyang pagbubukas ng ekonomiya. Nakakalungkot itong balitang ito, no? At kaya nga po tayong nagbubukas ng ekonomiya para mapababa yung mga numero, lalong-lalo na ng mga nagugutom. Ito po ang dahilan talaga kung bakit yung mga karpintero, mga drivers, mga konduktor, yung mga limited pang mga transportation, sila po talaga ngayon siguro ang nakatikim o naka-experience ng kagutuman. No? Pero kailangan daw ng kooperasyon ng lahat. Pakiusap po ng lahat namin, ng gobyerno natin ngayon sa lahat. No? 7 buwan na po tayong namubuhay na nandyan ng COVID-19. Mabait naman po ang Panginoon sa atin. Karamihan ng mga kaso ay mild asymptomatic. 1.7% mababa po yan yung ating death rate. Ang pakiusap natin, pwede naman pong magtrabaho habang nandyan ang COVID-19. Sandra Aguinaldo, GMA News. Pupulungin bukas ni Pangulong Duterte sina House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Congressman Lord Alan Velasco para pag-usapan ang gusot sa kanilang term sharing agreement. Sa ngayon, lamang sa suporta ng mga kongresista si Cayetano, pero naninindigan si Velasco na dapat masunod ang kanilang kasunduan. May report si Victoria Tulad. Victoria? Jessica, patuloy nga na umiinit itong issue ng House Speakership at kahit sinabi na ni Pangulong Duterte kamakailan na hindi na siya makikialam sa usaping ito, ay may mga umaasa pa rin na papagitna siya para maresolba na yung issue. Sa Facebook page ni Velasco, inilabas niya ang mga litrato kuha sa Malacanang noong isang taon. Tila pagpapaalala sa nabuong kasunduan na uupo si Cayetano bilang speaker hanggang ngayong Setyembre. At papalitan ni Velasco pagsapit ng Oktubre hanggang sa 2022. Hindi na ngayon tiyak kung masusunod pa ang kasunduang iyon. Ang sinasabi ni Cayetano, sinusuportahan siya ng mas nakararaming kongresista. Naglabas ng Manifesto of Support kay Cayetano ang supermajority ng mga kongresista. Kabilang sa mga pumirma, ang ilang kapartido ni Velasco sa PDP laban na sina Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel at Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. Nakalagay sa manifesto na ngayong nalalagay daw sa alanganin ang pagpapasa ng 2021 budget dahil sa usaping politikal, kailangan isa-isang tabi ng mga kongresista ang kanilang pagtatalo upang maipasa ang budget para makaahon ang bansa sa epekto ng COVID-19. Ayon kay Deputy Speaker at Laguna Representative Dan Fernandez, 202 na mababatas na ang pumirma sa manifesto. Eh, siyempre, hindi mo naman talaga may iwasan that the Speaker will change the different chairmanship. Tapos yung mga position dun sa Congress will be changed as well. And that will prolong yung situation ng budget approval. And yun yung iniiwasan natin. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Velasco at ng PDP laban tungkol dito. Ang minority bloc naglabas din ng sariling manifesto of support para kay Cayetano. We would like the leadership of Speaker Alan Peter Cayetano to continue on because we cannot just allow any kind of changes in the middle of the budget deliberation. Pero si Velasco, sinabing dapat pa ring masunod ang kanilang kasunduan. Sa isang post kanina, sinabi ni Velasco na noong pinasok nila ang term sharing agreement, ibinasa raw ito sa tiwala at kumpiyansa sa isa't isa, lalo't si Pangulong Duterte mismo ang namagitan dito. Malinaw daw ang kasunduan, 15 buwang termino kay Cayetano at 21 kay Velasco. Ito ang kanilang pangako sa harap ng Pangulo.
Bilang mga tunay na leader at ehemplo raw ng taong bayan, inoobliga ang magkabilang panig na iwasan ang mga sitwasyon o pahayag na magbabago sa kasunduan at magtataksil sa tiwala ng publiko na naging saksi rito. Nanawagan si Velasco na sundin ang term sharing na ginawa raw para sa Diyos at bansa. Noon pa man ay intensyon naman daw niya talaga na ituloy ito. Si Velasco ay kilalang malapit sa mga anak ng Pangulo. Pero noong Sabado, inilabas ni Congressman Eric Yap ang kanilang larawan. Si Presidential Son Congressman Paulo Duterte kasama si Cayetano at ang kanyang may bahay na si Congresswoman Lani. Magugunitang dating nagbanta si Congressman Duterte na ipadedeklara niyang bakante ang pwesto ng Speaker at Deputy Speaker dahil sa reklamo ng ilang mambabatas na hindi raw patas ang alokasyon ng 2021 budget. Sabi ni Congressman Yap, maayos daw ang relasyon ni na Cayetano at Pulong. Pero hindi raw nila napag-usapan ang House Speakership. Wala raw silang kinakampihan ni Pulong sa issue ng speakership. Ang kapatid ni Pulong na si Davao City Mayor Sara Duterte, hindi rin daw nakikialam sa usapin. Si Deputy Speaker kasi, Duterte, he will be neutral. As kasama ko, kung ano mapagkasundo ng majority, we will stick by the institution. Kung sino yung maging speaker, yun yung susuportahan namin. Kasi ma'am, ang loyalty namin nandun sa Congress. Tumanggi munang magkomento si Mayor Sara Duterte sa issue ng House leadership, maging sa mga litrato ni Speaker Alan Cayetano na kasama si Representatives Pulong Duterte at Eric Yap. Sa Facebook page ng pamahalaang lungsod ng Davao City, sinabing naka-out of town ito mula September 28 hanggang October 5 dahil sa medical leave. Jessica, ang banat naman ni Deputy Speaker Elrey Villaferte kay Congressman Velasco ay absentee congressman itong si Velasco at tamad daw. Pero sinagot na yan ni Congressman Velasco sa isang pahayag. Ang sabi niya, ang kanyang pananahimik ay isang pagalang lang daw kay Speaker Cayetano at hindi raw ito nangangahulugan na tinalikuran na niya ang speakership. Jessica? So does it look like, Victoria, na tila nagpalit ng isip si Pangulong Duterte? Kasi nung una, sabi niya hindi siya mamamagitan. Pero the fact that he's going to meet with Cayetano and Velasco tomorrow, indication ba yon na mukhang mamamagitan na siya o makikialam na ang Pangulo dito sa gusot na ito? Sa ngayon, hindi pa natin masabi definitely, Jessica, kung ano ba yung tumatakbo sa isip ni Pangulong Duterte. Dahil nga ang sabi niya is hindi siya makikialam. At hanggang kanina sa press conference ni spokesperson Harry Roque, same statement yung sinabi niya na if Congressman Velasco doesn't have the numbers, ay walang magagawa ang Pangulo. Pero dahil nga may iba't ibang supporters, si Congressman Velasco at si Speaker Cayetano, ay kaya maaring na-pave na magkaroon ng meeting si President Duterte doon sa dalawang contenders, kung masabi natin yon, for the speakership, Jessica. So, it looks like ang titimbangin in the end ni Pangulong Duterte ay kung meron bang gentleman's agreement pa rin na matatawag or may effect pa rin ba yon, o ang mas importante numbers, no? Kung sino ang mas may suporta ng mga kongresista. Yes, Jessica, at the end of the day naman, ang hinihintay lang din ng maraming mga congressman, although sinasabi nila na for Speaker Cayetano sila ngayon, for Congressman Velasco sila ngayon, ay kung sino talaga yung i-endorse ni Pangulong Duterte. So wait and see pa rin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Maraming salamat at ingat, Victoria Tulad. Dapat nang paghandaan ng gobyerno ang sistema ng pagbibigay ng bakuna contra COVID-19. Oras na magkaroon na nito, ayon kay Vice President Lenny Robredo. Kabilang yan sa limang mungkahi ni Robredo sa kanyang public address. Giit ni Robredo, hindi biro ang pagpapabakuna ng milyon-milyong mga Pilipino. Kaya kailangan daw planuhin ang magiging mekanismo para rito hanggang sa barangay health unit. Dapat din daw dagdagan ang pondo para sa bakuna. Sa ngayon, 2.5 billion pesos lang ang nakalaan para sa bakuna ng 3.8 million na mga Pilipino. Kulang pa raw ito para sa 100 milyong tao. Bukod sa paghahanda sa bakuna, iminungkahi rin ni Robredo ang pagkakaroon ng malinaw at measurable anya na mga layunin para mapababa ang transmission at madagdagan ang COVID testing. Gayun din ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa local government units, mas malawak daw na tulong para sa mga maliliit na negosyo at pagtulong sa mga unemployed
dahil sa pandemya na makahanap ng trabaho. Dapat din daw maging bukas ang administrasyon sa iba't ibang kaalaman at mga suhestyon kahit galing pa ito sa oposisyon. Hindi raw ito panahon para anya'y mamulitika dahil sa huli, ang mga Pilipino ang magdurusa. Gusto lang namin makatulong. Ayaw naming mabigo ang gobyerno dahil kapag nabigo ang gobyerno, tayong mga Pilipino ang magdurusa. Tayong mga Pilipino ang magkakasakit at mamamatay. Malaki ang problema. Kaya dapat lahat tayo may pwedeng iambag. Hindi ito panahon para ipagdiinan ang hidwaang administrasyon o oposisyon. Sa panahong ito, ang mahalaga, Pilipino tayong lahat. Importante ang face shield para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Yan ang iginiit ng DOH at ng Malacanang sa panawagan ng ECOP o ng Employers Confederation of the Philippines na wag na itong i-require sa mga manggagawa dahil sa posibleng panganib na idulot nito. May report si Dano Tingkungko. Sa patahian, nagtatrabaho sina Leticia at Jeanette. Mas mahirap daw ngayon magsukat, magputol ng tela at ang manahe dahil sa face shield na suot. Yung ano ng medida, malabo tignan. Kaya minsan ginagawa ko, inaangat ko yung face shield ko. Pag nagkamali ako, uulit ako. Magbabayad ako tela. Buti kong malalaki yung ano ng medida, malaki ang number. Medyo ano din, mahirap pagka ano, kailangan talaga igaganyan mo. Parang ilalapit mo ba ng konti sa mata. Hindi pa naman daw sila sumasablay ng gawa, pero nakakabagal daw ang face shield sa produksyon. Pati ilang construction workers, aminadong sagabal ito sa trabaho. Hindi lang daw limitado ang galaw, delikado pa. Lalo pag welder ka, naka-face shield, nagka-cutting ka. Itong face shield natin eh, oras na matalsikan ng ano, makamasunog. Malalagyan po ng pawis yung face shield, lalabo po yun. Kung may burong kang binubuhat, di mo talaga makikita yung ano mo. Eh kung natisod po kayo. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECO umapila sa IATF para muling pag-isipan ng mandatory face shield sa trabaho. Istrikto naman daw na ipinatutupad ang health protocols. Mayroong mga factories na kung ginagawa, napakamaliliit na parte, yung babae, hirap na hirap, hirap sila sa shield. No? Sa construction, kitang-kita naman ano, na talagang hindi ka naman po pwedeng nagbubuhat-buhat. Ito na delikado. Yung agility mo ay nababawasan, pati productivity mo nababawasan. Kung may sumigo na tatabaan ka, eh hindi mo naman maririnig. Hindi naman daw nila tinututulan ang paggamit ng face shield sa mga pampublikong lugar at transportasyon, lalo't hindi mo kilala ang makakasalamuha mo. Suportado ng Trade Union Congress of the Philippines ang apela ng ECO. Dahil sa electronics, sa garment, ganun din sa food processing, no? Napaka-sensitibo ng mga hinahawakan ng mga magagawa. At kung susuot ang face shield, nahihirapan silang makakita, makapag-operate. Wala pang tugon ang IATF sa apela ng ECO, pero kung ang DOH at Palacio ang tatanungin, tagilid ang apela na ito. Napatunayan na po yan sa siyensya na nakakatulong doon sa pagpigil ng kalat ng COVID-19. No? Kung di po ako nagkakamali, ang pagsusuot ng face shields ay 94% effective in preventing COVID. Ang face shields po, additional 3%. So 97% protection po ang binibigay sa mga mamamayan. E considering bumagsak na po ang presyo ng face shield, hindi po unreasonable na requirement yan ng IATF. Sinabi naman talaga no, ng ating mga eksperto, there was this local study na ginawa na pinakita ng mga eksperto na kapag ka ikaw ay nakamask, ikaw ay nag-face shield, ikaw ay nag-physical distance, you can prevent from being infected by as much as 99%. Hindi naman yung presyo sinasabi namin eh. Ang sinasabi namin, is there a need? Of course there is scientific, kaya nga sabi nila, eh kung ganun, the same reasoning, eh di pagsuotin na lang nila ng PPE, gano'n lahat, it's superfluous considering the regulated situation. Hindi kagaya sa labas, sa vehicle, na hindi mo kilala kung sino kasama mo. Dano Tingkungko, GMA News. Para sa karagdagang balita, nasa studio si Joseph Morong. Joseph!
Maraming salamat, Jessica. Nagdulot ng mabigat na traffic ang ginawang pagsasara ng MMDA sa U-turn slot sa EDSA North Avenue. Kumapal ang volume sa EDSA Quezon Avenue intersection kaninang rush hour. Umabot din ng 100 meters ang pila sa U-turn sa tapat ng Quezon City Academy sa North Avenue. Bukod sa U-turn slot sa EDSA North Avenue, 13 U-turn slot pa sa EDSA ang isasara. Sa ngayon, 205,000 na sasakyan pa lamang ang gumagamit ng EDSA kumpara sa 405,000 hanggang 450,000 bago nagka-COVID pandemic. Tantiyan ng MMDA kahit pa bumalik ang dating volume ng mga sasakyan sa EDSA, hindi na babalik ang traffic dahil nasa kaliwa na ang lahat ng mga city buses. Paano pa ba pasasarapin ang isang baso ng taho? Bukod sa arnibal at sago, dinagdagan pa yan ng isang magtataho sa Lipas City sa Batangas ng mainit na pagkalinga sa kapwa. Ang isang palaboy na nakita niya, nilapitan niya at inabutan ng libreng taho. Aprobyan sa ilang netizen na nakapanood ng video na ipinost ng security guard na si Edil Escarez. Ayon kay Escarez, natuwa siya sa nasaksihan dahil sa kabila raw ng kakarampot na kita ng taho vendor, nagawa pa niyang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Isang bomb maker at kaanak umano ng isa sa mga pinuno ng Abu Sayyaf ang nasawi sa engkwentro sa Patikul, Sulu. Yan at iba pa mga malalaking balita sa report ni Maris Umali. Napatay sa engkwentro sa Patikul, Sulu ang itinuturong bomb maker ng Abu Sayyaf Group na si Arsibar Sawadjaan. Ayon sa militar, pinsan siya ni Abu Sayyaf leader Mundi Sawadjaan hinihinalang utak sa likod ng Holotwin blast nitong Agosto. Naaresto naman kahapon sa Zamboanga City ang kanang kamay umano ni Mundi Sawadjaan na si Hashim o Ibnu Kashir Saripada. Ayon sa mga pulis, sangkot siya sa paggawa ng mga improvised explosive device at pagpaplano ng mga pag-atake, kabilang na ang pagpapasabog sa Holo Cathedral noong 2019. Naharap siya sa reklamo multiple murder at multiple frustrated murder. Humingi ng tawad ang Association of Catholic Schools sa Diocese of Iba, Zambales, kaugnay sa nag-viral na learning module na may mga katagang may double meaning. Kinuha raw nila agad ang mga learning module para baguhin. Ang diocese daw ang nagbibigay ng draft para sa learning modules at sa kailolocalize ng Catholic schools. Ipinagkatiwala raw nila sa school coordinator at principal ang proofreading. Ayon kay Zambales Schools Division Superintendent Leonardo Zapanta, nanggaling ang mga module sa isang Catholic school sa bayan ng Palawig. Ayon sa DepEd, iniimbestiga na nila ang bagay na ito. Maris Umali, GMA News. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.